What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman po tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo sa inyo kung paano nga ba kumita sa Facebook Reels. Yes, pwede po tayong kumita ng 10 to 100,000 pesos in just 1 month. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, marami na nga pong kumikita sa pag-upload lamang ng Reels o yung mga short form videos, and pwede rin po tayo mag-upload ng mga 3 minutes video pataas o yung tinatawag natin mga long form videos. So dito ituturo ko sa inyo kung paano kayo possible na kumita sa pag-upload lamang ng Reels o yung mga long form videos natin dito po sa ating Facebook account, mapa-personal account po yan or Facebook page. At ngayon, simulan na po natin, okay? So dito guys, kumikita na po ako ng 10 to 100,000 pesos. Hindi naman siya consistent pero kahit papano ay may pumapasok po sa ating bank account. At ayun po yung mahalaga na kumikita po tayo sa ginagawa po nating mga videos, okay? So dito guys, makikita nyo dyan ang aking Facebook account. Naka-professional mode po to, which is ayun yung first step na kailangan po natin gawin. So far sa ngayon ay meron po tayong 91,000 followers. At dahil lang po yan, dumami yan sa mga contents na ginagawa po natin. And mga nagpa-follow po sa atin syempre. So dito makikita nyo po dyan yung sa gilid ng C-dashboard. Ayan, meron tayong dashboard na papakita ko sa inyo mamaya. Pindutin nyo lang po yung tatlong bilog sa gilid. Yan. Dito po sa ating profile settings, ang number one step na kailangan nating tandaan ay kailangan po naka-turn on ang ating professional mode, okay? Makikita nyo dyan sa bandang baba, yan, yung turn on professional mode. At dahil na-turn on ko na po yan, ay hindi ko na po yan, hindi pwedeng i-turn off, okay? So once na na-turn on nyo na po yan, ay syempre may requirements po tayong kailangan na ma-meet or ma-achieve. Ano nga ba yun, okay? So ang number one guys is yung magkaroon kayo ng 5,000 followers. And also, 60,000 minutes of views, and kailangan mag-follow yung mga contents nyo, yung mga posts nyo sa community standards ni Facebook, okay? So yun lang, 5,000 followers, 60,000 minutes of views, and pag-follow sa mga community standards, okay? After po natin ma-turn on ang ating professional mode, ay pwede na po tayo mag-upload at mag-post ng mga videos dito po sa ating personal or Facebook page, okay? Magkakaroon tayo dito guys ng dashboard, pakita ko sa inyo. Sa ngayon guys, bumaba yung performance natin dahil hindi nga tayo masyado active, at babalik po tayo dito dahil nagkaroon lang tayo ng violation nung nakaraang buwan, at ngayon babawi tayo, okay? So dito guys, may kita nyo, may create money making content, yan. At syempre pwede na tayong kumita gamit po yung ating Facebook account, okay? Pakita ko naman sa inyo yung monetization, yan. Punta tayo dito sa monetization, yan. Pakita ko sa inyo, yan. Dito sa monetization guys ay maraming way or pwede tayong umita sa iba't ibang paraan. May kita nyo dyan yung mga tools. Number one is yung stars. Mabibigyan lang po kayo niyan, I think after 30 days ng pagiging active ng inyong pagka-professional mode sa Facebook page and also sa Facebook account po ninyo. Yan. So sa stars guys, may nagbibigay po sa inyo yan sa mga post ninyo. Yan, kahit na simpleng post lang. And also yung mga videos na in-upload nyo, pwede po kayong bigyan. So may kita nyo dyan, for example, may nagbigay sa atin ng 123 stars. Ang katumbas po niyan is 1.23. So dito ang computation guys ay parang 50-50 kayo ni Facebook. May nagbigay sa iyo ng 100 stars, that is 100 pesos, pero 50% po noon ay mapupunta kay Facebook. Sa iyo naman po yung 50 pesos. So parang kalahate, okay? So after niyan, again guys, ay nagbibigay ng stars ay depende po yan sa mga viewers. Number 2 naman is yung ads on reels. Yan, may kita nyo dito. Sa ads on reels guys, ito po yung mga short form videos. Yung mabilisan lang, mga 15 to 30 seconds lang na videos. Tapos relatable. Ang technique kasi dito ay dapat nakaka-relate yung mga viewers. And also maganda yung pagkaka-edit. Ayun, nakaka-relate sila. At alam nila yung mga videos na yon ay more on current issues, trends, yung mga ganyan. Ang kagandahan lang po sa paggawa ng Facebook Reels ay mabilis lang po naman. So hindi siya masyado mahirap mag-edit. Hindi kasi katagalan yung video, so mabilis lang po i-upload, okay? So dito kumita na rin po tayo dyan. And also meron din pong bonuses na binibigay po yan kapag okay po yung reach mo. Kung makikita nyo po dyan yung mga pass na sinahod po natin, meron po tayong $25, may $113, o 5,000 pesos na po yan maigit, may $4 at may $1. Depende po yan doon sa performance ng mga post mo, kung ilan yung reach noon, yan, yung reaction at marami pang iba. Yan. So dito naman tayo sa long form videos, which is yung in-stream ads.
Dito kasi sa in-stream ads, may kita nyo dyan guys, ay ito yung mga long form videos, yung mga 3 minutes pataas, yan, yung mga videos na ganyan. Kumikita po yun, malalagyan nyo ng ads once na monetize na kayo, then dito nyo may kita yung mismong earnings nyo o yung kinita nyo. So dito so far, meron tayong 0.06 dahil nga nagkaroon tayo ng violation noong nakaraan, pero makakabawi tayo nyan dahil nga okay na yung mismong Facebook account natin. And last naman po na tool na meron tayo is yung subscription, which is ito guys, maganda talaga to. Kayo yung magsa-setup nito kung magkano nga ba yung gusto nyong subscription. So may kita na dyan kung ilan yung nakasubscribe. And syempre meron silang benefits as subscriber. Yan, may kita nyo po yan dyan. And syempre kumikita po kayo dito based po doon sa nilagay mong price, okay? So pwede mo naman baguhin kung ilan yung price nya. Nandyan yung change subscription price, okay? So ngayon pag-usapan na natin kung paano nga ba kumikita talaga dito sa Facebook Reels. So dito balik tayo dito sa ating Facebook account o sabi natin Facebook page ninyo, may kita kayo ditong yang what's on your mind, may kita kayong reel dyan, yan, and pindutin nyo lang po yan, okay? So dito sa reels guys, ay pwede kayong mag yung mga pre-video nyo na, yung mga nirecord nyo na nung una, pwede naman, pero pag camera pa lang, pwede naman po, okay? So after munan guys, ay na sasabi ko na sa inyo kung paano nga ba kumikita. So para ma-motivate kayo, share ko lang po sa inyo kung magkano nga ba yung kinikita natin sa mga videos na ginagawa ko. Yan, dito muna tayo sa videos guys, pakita ko muna sa inyo. Yan, gumagawa tayo ng mga videos na ganyan. Pwede kayong kumuha ng inspiration dito guys. Search nyo lang po yung account ko, nandiyan sa may pin comment. Then tingnan nyo kung paano ko ginagawa yung mga videos, okay? So dito guys, meron tayo mga 6,000, 7,000 views. Yan, marami pang iba, may 4,000. Actually, meron tayo mga viral videos din dito in Reels na doon tayo kumita ng malaki, okay? So after po nyan guys, pakita ko naman sa inyo. So ngayon naman po guys, pakita ko naman sa inyo kung magkano nga ba yung kinita natin. Punta lang tayo dito sa ating professional dashboard. Pakita ko lang po sa inyo yung about doon sa ating payout, okay? So dito para malaman nyo kung magkano nga ba yung kinita nyo, punta lang kayo dito sa payout. Yan, may kita nyo dyan yung overview, yung possible na kitain ninyo. And also, tingnan nyo lang po dito yung transaction, okay? Yan, so para ma-inspire po kayo, may kita nyo guys dito yung minsan transaction, ibig sabihin ito yung mga parating and also mga na-receive nyo na, malalaman nyo lang na okay na at kumita na kayo kapag meron na kayong paid na nakalagay dyan sa baba at magpas na po yan ng $100, okay? So kailangan, may kita nyo dyan yung mga kinikita natin, noong nakaraan kumita tayo ng nasa 12,000 pesos, meron namang 10,000 pesos, meron din namang malalaki, for example, nasa 20 or 30,000, meron ring 6 digits which is 100,000, okay? So depende po yan sa sipag mo sa pag-upload ng mga videos, may kita nyo po dyan yung mismong mga sinasahod po natin, okay? So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at sana may bago kayo natutunan. Shinare ko lang po sa inyo kung paano nga po ba kayo possible na kumita sa pag-upload lamang ng mga Facebook Reels. I-turn on nyo yung professional mode nyo, i-achieve nyo yung kailangan i-unlock na 5,000 followers, 60,000 means of views para ma-monetize po kayo. Sipagan nyo lang po sa pag-upload ng mga unique. Kailangan mas maganda kasi yung content nyo ay walang kaparehas halos at kayo lang yung for example sa akin na tutorial, hindi naman lahat ng tao ay nagtutorial, 'di ba? So parang ganun, dapat unique yung content mo para mas pinapanood ka, okay? So don't forget guys na para ma-monetize po kayo, kailangan niyo talaga mag-upload at sipagan yung pag-upload ng mga reels, mapa-long form videos para mabilis kayong makapag-achieve nitong mga monetization requirements na tinatawag, okay? So ilang guys, maraming salamat sa panonood at sana nakatulong po sa inyo. Kung hindi ka pa na-subscribe, pindutin mo lang po yung subscribe, choose mo lang po yung all para 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. Yun o, hanggang dito na lang po muna. Sana may bago ka natutunan. And peace, one love.